Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa iyong ina? Papatay ka ba at magnakaw ng isang sanggol para sa kanya? Sa ganap na nakakagulat na kasong ito, isang ina at ang kanyang anak na babae ang nagsabuatan upang gumawa ng pinakakarumaltumal na krimen. Ipinanganak si Marlene Ochoa noong November 16, 1999 sa kanyang ina na si Raquel at ama na si Arnolfo Ochoa. Maliit pa lang siya nang lumipat ang kanyang pamilya sa Chicago mula sa Mexico sa pag-asang makahanap ng mas magandang buhay. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang napakaganda at masayahing babae na maraming pangarap. Napakapalakaibigan niya, laging nakangiti, tumatawa at may positibong pananaw sa buhay. Ginagawa rin niya ang kanyang makakaya sa paaralan na may pag-asa makapagkolehiyo at maging isang mang-aawit o fashion designer. Noong 15 years old si Marlene, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Giovanni Lopez, ang lalaking minahal niya ng lubusan. Nagsimulang mag-date ang dalawa at pagkaraan ng isang taon, natuklasan ni Marlene na siya ay buntis. Ipinanganak niya ang kanilang anak na si Joshua noong 2016 at pagkatapos ay ikinasal sila ni Giovanni noong sumunod na taon. Sa kabila ng pagiging isang ina sa murang edad, determinado si Marlene na matupad ang kanyang mga pangarap. Kaya naman, nang medyo lumaki na ang bata, nag-enroll siya muli upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Noong 2018, nakikipag-juggling si Marlene sa pagitan ng paaralan at pagpapalaki ng kanyang anak nang matuklasan niyang buntis siya sa kanyang pangalawang baby. Medyo bittersweet moment ito para kay Marlene na bagamat super happy sa bagong baby, ay kinakabahan din dahil alam niyang mahihirapan siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral habang pinapalaki ang dalawang bata. Kung kaya, sumali siya sa isang Facebook group na tinatawag na Help a Sister Out, kung saan ang mga inaasahang ina sa komunidad ay hihikayat at susuportahan ang isa't isa. Sa grupong ito, nakilala ni Marlene ang 46 years old na si Clarissa Figueroa. Si Clarissa ay isang ina ng dalawang anak na nasa hustong gulang, isang 24 years old na tinatawag na Desiree at isang 20 years old na anak na lalaking nagngangalang Sander. Noong unang bahagi ng 2018, si Sander sa kasamaang palad ay namatay dahil sa natural causes na dumurog ng lubos sa puso ni Clarissa. Makalipas ang ilang buwan noong October 2018, ibinalita ni Clarissa na siya ay buntis, na ikinagulat naman ng kanyang mga kaibigan at pamilya na nakakaalam na siya ay nagpa-tuba ligation. Ngunit, tila talagang nasasabik siya tungkol dito. At nagsimula pang mag-post tungkol sa pagbubuntis niya sa Facebook, pagbabahagi ng mga ultrasound images at mga larawan ng silid ng sanggol. Kabilang sa mga larawang ibinahagi niya ay ang isang kuna na nakasandal sa dingding na pinalamutian ng mga titik na binabaybay ang pangalang Sander. Sa isa pang post, ibinahagi niya ang isang larawan ng isang nursery sa bahay nila na nagpapakita ng mural ng isang puno na pininturahan para sa pangalang Sander. Isang kaibigan na nagkomento sa post ang nagtanong kung paano siya mabubuntis muli kung nakatali ang kanyang fallopian tubes. Sumagot si Clarissa na pinatanggal niya ang mga ito noong nagkaroon siya ng isang emergency operation para sa kanyang appendix at kabuwanan na niya sa darating na Mayo. Noong mga panahong yun, si Clarissa na noon ay sumali sa Facebook group na tinatawag na Help a Sister Out ay nagpost at nagtatanong kung sino ang may mga kabuwanan sa Mayo at nasaan ang may mama. Pagkatapos mag-reply ng isang babae doon, sumagot siyang hindi pala siya nag-iisa. Noong March 5, 2019, nag-post din si Marlene sa parihong grupo na nagsasabing due na niya ngayong May 10 at marami pa rin kulang na mga gamit para sa anak niya. Dahil nag-aaral pa rin siya at hindi makapagtrabaho, hindi pa niya kayang bilhin ang mga natitirang gamit dahil kulang siya sa pera. Tumugon si Clarissa sa post at nag-alok na bigyan ang batang ina ng mga bagong damit ng sanggol ng libre. Halatang na-touch si Marlene sa mapagbigay na alok ni Clarissa at nagsimula silang mag-chat at mag-ayos kung saan sila magkikita para mabigyan siya ng mga baby stuff.
Iminungkahi ni Clarissa na pumunta si Marlene sa kanyang lugar sa April 1 para kunin ang mga gamit. At inosenteng pumayag si Marlene na hindi alam kung ano ang inihanda ni Clarissa para sa kanya. Ilang araw bago inaasahang pumunta si Marlene sa bahay ni Clarissa, nakipag-usap si Clarissa sa kanyang anak na si Desiree na tinatanong kung handa ba itong tulungan siyang pumatay ng isang buntis at nakawin ang kanyang sanggol mula sa kanya. Halatang gulat na gulat si Desiree at tuluyan itong tumutol. Kalaunan, sinabi ni Desiree sa kanyang kasintahan ang tungkol dito, na nagbanta naman na tatawag ito ng mga pulis. Nang makita ni Clarissa na nabigo ang kanyang mga plano, natawa ito at sinabing nagbibiro lang siya. Pagdating ni Marlene sa bahay ni Clarissa, nakita niya si Clarissa, Desiree at ang boyfriend ni Desiree. Nang maglaon, sinabi ng boyfriend ni Desiree na napansin niyang kakaiba at kinakabahan sina Clarissa at Desiree habang kausap si Marlene. Kung minsan ay lumalabas pa nga ng silid ang mag-ina para mag-usap ng pribado. Kaya tinawag niya si Desiree sa isang tabi at inulit ang kanyang banta na tatawagan niya ang mga pulis kung may gagawin silang masama kay Marlene. Pinapanatag naman siya ni Desiree at sinabing walang mangyayari at April Fool's Day kung kaya joke lang yon ng kanyang ina. Si Marlene na walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang paligid, kinuha ang mga gamit ng sanggol na kanyang pinuntahan at saka umalis. Noong April 23, 2019, nasa paaralan si Marlene nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Clarissa na nagsasabing mayroon pa itong ibibigay ng mga damit ng sanggol at isang stroller. Nangako si Marlene na dadaan siya sa bahay ni Clarissa pagkahapon ng araw na yon bago sunduin ang anak niya mula sa daycare. Bandang alas 3 ng hapon ng araw na yon, nakita si Marlene na lumabas ng paaralan at nagmamaneho papunta sa bahay ni Clarissa. Yun na ang huling pagkakataong makikita siyang buhay. Habang unti-unting lumilipas ang buong araw, nagsimulang mag-alala ang asawa ni Marlene na si Giovanni nang tawagan siya ng daycare ng kanyang anak para sabihing hindi sinundo ni Marlene ang bata. Ito ay kakaiba at hindi ganito si Marlene kung kaya nagsimulang tawagan ni Giovanni ang kanyang pamilya at mga kaibigan upang tanungin kung may alam sila kung nasaan si Marlene. Ngunit walang nakakita o nakakaalam sa kanila. Ang iniisip ng pamilya ay baka maagang nanganak si Marlene at dinala sa ospital, kaya naman hindi nila ito makontak. Sinimulan nilang tawagan ang lahat ng mga ospital sa lugar upang subukang hanapin si Marlene, ngunit wala talaga. Sa puntong ito, ang pamilya ay talagang nag-aalala na iniisip na baka may masamang nangyari kay Marlene o kaya ay paano kung aksidente itong nakidnap o pinatay ng isang tao. Pero sino naman ang gugustuhing saktan ng isang walang kalabang-labang buntis? At kadalasan sa mga ganitong kaso, ang palaging unang sospek ay ang asawa. Nagsimulang isipin ng mga miyembro ng pamilya ni Marlene na baka may masamang ginawa si Giovanni sa kanilang anak at pilit itong tinatakpan. Labis na nasaktan si Giovanni sa mga akusasyong ito dahil alam niyang hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay para saktan si Marlene. Sa isang panayam, napaiyak ng sobra si Giovanni kung paano siya binalingan ng kanyang mga biyanan sa pag-aakalang may ginawa siyang masama kay Marlene. Nang gabi rin yon, pumunta si Giovanni sa pulisya para iulat na nawawala ang kanyang asawa. Ngunit sa halip na tulungan, pinakuha siya ng pulis ng polygraph test upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa pananakit sa kanyang asawa. Sinabi nila sa kanya na hindi sila maaaring magsimula ng imbestigasyon hanggang sa hindi matapos ang 72 hours. Bumalik si Giovanni sa police station makalipas ang 2 araw upang magsampa ng missing person report. Pero hindi pa rin siya sineryoso ng mga pulis. Sa puntong ito, talagang nadidismaya na ang pamilya at nagpa siya silang kumuha ng pribadong investigador para tumulong sa paghahanap kay Marlene. At hindi nga nagtagal at nalaman ng investigador na kausap ni Marlene si Clarissa bago ito nawala.
Lahat ng communications nila ay nasa Facebook, pati kung paano si Marlene ay dadaan sa bahay ni Clarissa pagkatapos ng eskwela. Ang impormasyong ito ay ipinasa sa mga pulis na pagkatapos ay pumunta sa lugar ni Clarissa at natagpuan si Desiree na nagsabi sa kanila na ang kanyang ina ay nasa ospital dahil sa problema sa kanyang mga binti. Sinabi din niya na kakapanganak lang din ng kanyang ina. Nang tumingin-tingin ang mga investigador sa lugar, nakita nilang nakaparada ang kotse ni Marlene ilang bloke lang mula sa bahay ni Clarissa. Pero nang pumunta sila sa ospital para kausapin si Clarissa, buong-buo niyang itinanggi na pumunta si Marlene sa bahay niya at isang beses lang daw niya itong nakita. Nagdulot ito ng kahinahinala sa mga investigador at gumugol sila ng mga sumunod na araw sa pagsabpina ng mga record ng ospital at pagkolekta ng DNA mula sa sanggol at kay Clarissa. Sa lumalabas, hindi talaga si Clarissa ang ina ng sanggol at si Giovanni ang napag-alamang ama. Kaya kaagad, naglabas ng search warrant sa bahay ni Clarissa kung saan natuklasan ng mga detective ang bleach at cleaning solution sa bahay niya. Gayun din ang ebidensya ng mga nasunog na damit at pulang mantsa sa sahig sa sala, hallway at banyo. Kalaunan ay natagpuan din nila ang bangkay ni Marlene na nakasiksik sa isang basurahan sa likod ng kanilang bahay, kasama ang kable na ginamit para sa pagsakal sa kanya. Natukoy ng medical examiner na si Marlene ay namatay dahil sa pagkakasakal. Nang maglaon, inamin ni Desiree na tinulungan niya ang kanyang ina na patayin ang buntis na teenager at sinabing sa araw na dumating si Marlene sa bahay nila, pinaupo niya ito sa supa at ipinakita ang mga photo album nila. Habang si Clarissa naman ay pumunta naman sa likod ni Marlene at agad na pinuluputan siya ng kable sa leeg. Nagawa ni Marlene na mailagay ang kanyang mga daliri sa pagitan ng kanyang leeg at ng kable. Ngunit sinubukan itong hilahin ni Desiree. Nagpatuloy si Clarissa sa paghigpit ng kable ng mga 4 to 5 minutes hanggang sa hindi na kumikilos si Marlene. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo, binuksan ang tiyan ni Marlene at kinuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan bago itinapon ang walang buhay niyang katawan sa isang basurahan. Tumawag si Clarissa sa 911 at sinabing kakapanganak lang niya at hindi humihinga ang sanggol. Hindi nagtagal ay dumating ang mga paramedics at ang mga bombero ngunit hindi na ito pumasok sa bahay nila dahil hinihintay na sila ni Clarissa sa labas kasama ang sanggol. Agad na isinugod ang dalawa sa ospital kung saan napansin ng mga doktor na si Clarissa ay hindi nagpapakita ng mga sinyales ng babaeng kakapanganak pa lamang. Pero hindi na lang nila ito pinansin at kaya nagpatuloy si Clarissa sa pag-aastang ang sanggol nga ay sa kanya. At nag-set up din sila ng page ng GoFundMe para makalikom ng $9,000 o 450,000 pesos para sa mga gagastuhin sa medikal at libing ng sanggol na sinasabing may sakit ang bata at hindi na mabubuhay ng matagal. Ang 40 years old na boyfriend ni Clarissa na si Peter Bobak na tumulong upang pagtakpan ang krimen ay nag-post din ng link ng GoFundMe page sa kanyang Facebook. Lubos na nasaktan ang pamilya ni na Giovanni at Marlene nang malaman nila kung paano kinuha si Marlene sa kanila. Hindi napigilan ni Giovanni Lopez ang kanyang galit at kalungkutan. Hindi daw siya makapaniwala na totoo ito at gusto niyang mahuli at maparusahan ang mga responsable. Nananawagan din ng hustisya ang ina ni Marlene at sinabing dahil lamang sa mga hindi sila dokumentadong imigrante ay hindi nangangahulugan na hindi sila karapat-dapat na marinig dahil tao din naman sila. Lalong nawasak ang kanilang mga puso nang malaman nilang nasa kritikal na kondisyon ang sanggol ni Marlene. Pinangalanan nila ang sanggol na Yedel, gaya ng gusto ni Marlene na pangalan ng bata, at nagdasal na sana ay mabuhay ang sanggol. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ito makalipas ang ilang buwan. Noong 15 ng Mayo, inaristo si Clarissa at ang kanyang anak na si Desiree at kinasuhan ng first degree homicide, kidnapping at aggravated assault.
ang boyfriend ni Clarissa na si Peter Bobak ay kinasuhan ng counseling a homicide. Lahat sila ay nag-plead ng not guilty sa mga paratang at kinulong ng walang piyansa upang maghintay ng kani-kanilang paglilitis. Mula noong 17 ng Mayo 2022, wala nang anumang update sa kasong ito. Ngunit umaasa pa rin ang pamilya ni Marlene na mabibigyan sila ng hustisya. Maraming salamat po sa panunood. Palagi po nating tandaang mag-ingat lagi at maging mapagmasid sa ating kapaligiran. Dahil ang kapahamakan kung minsan ay nagkukubli lang sa mapanglinlang na katauhan. Ito lang po para sa araw na ito. Hanggang sa susunod na kaso, paalam!